Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang sagot ni Errol Spence kay Pacman. Kung matatandaan mga tol, sinabi ni Pacman interesado siya labanan si Conor McGregor. Gusto niya maranasan lumaban sa isang MMA fighter. Malaki ang posibilidad na mangyari ang laban pagkatapos ni McGregor kay Dustin Poirier sa January 23. Kaya sinabi niya sa isang Twitter, "Nobody care about none of that. Walang kwentang laban daw ito kung nagkataon." Marami ang nagsasabi na ginagaya ni Pacman si Floyd Mayweather. Lumalaban na rin sa isang exhibition sa mga hindi boksingero. Marami din ang nagsasabi na kailangan niya ibakante ang titulo. Mahigit isang taon na walang laban si Pacman pagkatapos babalik sa isang exhibition. Pwede naman daw lumaban sa mga contender kung gusto ng tune-up na laban para hindi mabakante ang titulo. Kung sakaling lalaban si Pacman sa mga contender mga tol, siguradong maliit naman ang kikitain. Kahit sinong boksingero kung bigyan ng pagkakataon na lumaban sa milyones ang kitaan, siguradong mahirap tanggihan. Pagdating naman sa usapang titulo, hindi pa rin mawawala kay Pacman ang titulo mga tol. Super WBA ang hawak ni Pacman, pwede niya ito hawakan ng matagal hanggang magretiro. Ayon sa rules ng WBA, 18 months ang palugit para depensa ng titulo laban sa mga contender. O kaya magkaroon ng isang unification, wala naman sinabing mabakante kung hindi madepensahan. Pero pwede rin ipag-utos ng WBA na ibakante ang titulo kung gusto nila maghanap ng ibang champion. Pero habang active si Pacman at patuloy na lumalaban, mahirap tanggalan ng titulo dahil isang Pacquiao ang nakahawak. Kaya decision pa rin ng WBA ang masusunod kahit lumagpas ng 18 months. Hindi katulad sa IBF, WBO, WBC, mahigpit pagdating sa mandatory defense. Siguradong baklas ang titulo kung hindi madepensahan sa mandatory. Pagdating naman kay Errol Spence, marami din ang nagsasabi na mas kailangan niya labanan si Terence Crawford kumpara kay Pacman. Kung papayag si Errol Spence sa parehas na hatian kay Crawford, siguradong kasado ang laban. Malaki din ang demand na pwede niya labanan si Jermell Charlo sa 154 pounds, pero gusto niya labanan si Canelo Alvarez sa 160 pounds. Kaya abangan natin mga tol kung sino ang makalaban ni Errol Spence kung hindi matuloy kay Pacman. Hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.